Isang magandang umaga po sa kanilang lahat. Magandang umaga po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ganun din sa mga nanonood sa atin sa FB Live, sa iba't ibang panig ng mundo, at dito sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, isang magandang umaga po sa inyo. At ganun din sa ating mga tagapakinig, tagasubaybay sa radyo totoo, isang maganda at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Sa araw pong ito, ang natatanging karakter na maaaring o sa ating ebanghelyo na inyong narinig ay walang iba kundi si Bartimeo. Si Bartimeo ay isang pulubi o namamalimos at isa itong bulag. Nung habang naglalakad si Jesus at ang kanyang mga kasama papalabas ng Jericho, nadaanan nila ang bulag na ito na si Bartimeo. Halos araw-araw ay namamalimos at pumupunta doon si Bartimeo. Umuupo sa bangketa at he is begging, namamalimos sa mga taong dumaraan. Habang siya'y namamalimos, naririnig niya ang pangalan at ang tungkol kay Jesus. Ang mga taong dumaraan ay pinag-uusapan ang mga natatangi at kakaibang pangangaral at pagtuturo ni Jesus. At hindi lamang yun, mga kapatid, kundi ang napakalaking pagmamalasakit ni Jesus sa mga tao at ganun din ang mga himala na ginagawa ni Jesus para sa mga nakakarami. My dear brothers and sisters, ang pagpapagaling o mga himalang ito ni Jesus, lalo na sa bulag na si Bartimeo, ay may tuturing na pinakahuli na himala sa ministry ni Jesus. Dahil sa dami ng mga tao gustong makalapit ni Bartimeo, tinangka pa nga ng mga tao na hangarangin siya, patahimikin upang hindi mapalapit, at ganun hindi rin mapansin ni Jesus. Subalit anong ipinamalas ni Bartimeo sa mga sandaling iyon? Ang kanyang malaking pananampalataya, ang kanyang pananalig upang matugunan ang kanyang hinihiling at dinanais kapag nakalapit na kay Jesus. Yung pagtawag po ni Bartimeo kay Jesus na anak ni David ay nangyari sa unang pagkakataon sa Ebanghelyo ni San Marcos. Yung paggabit sa titulo bilang si Jesus, anak ni David. My dear friends, sa palagay niyo po ba, napaka-desperado na ba ni Bartimeo para hanapin at makalapit si Jesus? Maaring lubos yung paghahangad na makita ni Bartimeo itong si Jesus, sapagkat ginagamit niya ang anumang lakas at anumang pagkakataon makalapit lamang at mapansin siya ni Jesus. Dahil doon sa mga naririnig at magagandang impormasyon na nalalaman ni Bartimeo, batid niyang tanging si Jesus lamang ang makapagpapagaling sa pagkabulag niya. Ganun pa man, yung pong pisikal na pagkabulag ni Bartimeo ay hindi nagpaawat para sa kanya upang sa ganoon maipahayag niya ng lubusan si Jesus. At bakit kaya? Sapagkat si Bartimeo ay may tinatawag tayong eyes of faith, ang mata ng pananampalataya.
na marami sa atin sa mga panahong ito ay kulang o nawawala na. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, sa totoo lamang, napakapalad ng marami sa atin kung tutuusin. Sapagkat tulad natin, tayo'y nakakakita ng kagandahan na ipinagkaloob at inilikha ng Diyos para sa ating lahat. Napakagandang pagmasdan ang lahat na nilikhang ito ng Panginoon para sa ating mga nakakakita. Pagmasdan niyo yung mga katabi niyo, hindi po ba't napakagaganda o gwapo? Pero yung iba parang hindi yata believe. Tingnan niyo yung mga katabi. Hindi ba tayong mga nakakakita, napakapalad po kung tutuusin. Nilikha ng Diyos ang magagandang bagay na ito upang tayong mga nakakakita'y lubusan na magkaroon ng kasiyahan. Subalit ang nakakalungkot po, marami pa rin ang pinipiling mamuhay sa kadiliman. Ganong may kakayahan namang makakita. Sa mga nagagawa nating pagkakasala, napakadami pa din ang tunay na nagbubulag-bulagan sa mga panahong ito. Marahil ang ilan sa atin ay hinahangad, matakpan na mga makamundong bagay ang ating mga paningin para sa tunay na katotohanan. Hindi ba sa mga panahong ito, palasak na palasak, yung mga salitang, "Your Honor, hindi ko po alam. Wala po akong nalalaman." Hindi ba di ay pagtatakip ng isang katotohanan na nagbubulag-bulagan dahil natatakpan ng mga material na mga bagay na ipinagkakaloob ng mundong ito. Huwag na nating hintayin na magaya tayo tulad ni Bartimeo na nawala ng paningin bago pa pagningasin ang ating pananampalataya kay Jesus. Mga kapatid, ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay nag-aanyaya sa ating lahat. Bagamat may kakayahan tayong makakita, ay tawagan natin si Jesus ng ubod lakas tulad ni Bartimeo, dahil si Jesus po ay naghihintay lamang sa ating lahat. Malakas nating isigaw ang pangalan ni Jesus tulad ng malakas na pananalig na mayroon si Bartimeo. At nakasisigurado ako, kung bukas ang puso ninuman sa atin sa mga oras na ito, ang ating pagtawag kay Jesus ay siguradong maririnig niya. At nakatitiyak ako na pagagalingin ng Panginoon anuman ang diramdam ng bawat isa tulad ni Bartimeo. Hayaan natin na sa araw na ito at sa mga susunod pang araw, palakasin ang ating pananalig kay Jesus. Tulad ng ginawa ni Bartimeo, hindi nawalan ng pag-asa, nagtiyaga at nanalig na si Jesus ang tanging magpapagaling sa Kanya. Amen.